ulo ng bagusa. Mm-hmm. Po. Pabraw o laswa para makapaglayo po ka ng bagoong. Mm. Magandang araw po mga kababay. Welcome po sa Pinilangan Akbay. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay mainit at busog sa sahog na laswa, bagnet o dinding-ding. Depende po sa inyo kung ano po tawag sa probinsya po ninyo. Napakasarap po, di ba? At meron pa rin po tayong daing boneless na bangus at bagnet. Liyem po, thin slice po yan. Oven roasted yan. Samahan po mo ninyo akong mag-prepare. Una po natin gawin, magpakulo po tayo ng tubig. Kailangan po mainit. Pero ginawa ko po, dahil gagawa po ako ng feeling, nagyayaman yaman na kalderong clear glass. Ano po ito ah? Heat tolerant na kaldero yun. Wala na naman ako sa sarili. Gutom lang to. Okay, continue po tayo. Ibig sabihin, hindi po lahat ng glass na kaldero ay pwedeng ilagay po sa kanan. Baka po sumabog. Ito po talaga eh, tested. Yun. So, dito na po tayo. Maglagay na po. Ayan. Lagay na po tayo ng sibuyas at kamatis. Para masarap po ang ating dinding-ding, ano po tawag sa inyo probinsya, inabraw, o laswa, lagay po tayo ng konting asin. At haluin po natin ng bahagya. Bakit po? Ang asin po, nakakatulong po mag-release ng liquid po sa ating fresh ingredients. So, mas magre-release po ito ng lasa sa ating sabaw. Yun po yung purpose ng paglalagay ng asin sa ating pagkain. Hindi lang siya nagbibigay ng alat, kundi tinatanggal o nagre-release po ng masusustansyang liquid o likido sa mga fresh ingredients sa gulay, isda at gulay. Yun po yun. Kapag kumukulo na po, nakikita nyo na po yung sibuyas sa kamatis, kumikilos, lagay na po natin yung mga unang matagalutuin. Bunga po ng malunggay. Yan. Siyempre, iba po naglalagay ng kamote at kalabasa. Eh ngayon po, hindi po makalabas dahil makamamaya ay mga tukpo yung alangala ko. Sobra po lamig, hindi po nakabili ng kamote sa kalabasa. Pero, maglalagay pa po tayo ng mga ibang gulay. Kung saan po, saan na ba ako para kung nagkikwento ng... Wala naman ako sarili. Kung ano po yung mga available na gulay, yun, na nabili ko last Friday sa Oriental Shop. Yun. Ayan, kapag nakita nyo na pong namumutla ang inyong malunggay, katulad ng may utang sa inyo na namumutla, na nakita nyo at nakasalubong po ninyo sa daan, okay na po. Maglalagay po tayo ng mga kabuti na tulad ng mga walking CCTV, nagsusulputan kung saan-saan. Yung kabuti po na yun, frozen po yun. Mga malalamig sa lipunan. Haluin lang po natin ng maayos at pakaluin lang po natin. Tandaan po natin, ang kabuti po ay hindi po dapat kinakain araw-araw. Ito po yung nakakatulong po paglinis ng ating internal organs. Sa, yun, ating mga laman loob, sa ating pong loob ng katawan. Ito po ay tumutulong maglinis kaya hindi po advisable araw-araw kainin. Lahat po ng sobra, hindi maganda. Tama po yun. Kaya, medyo control lang sa pagkwento, besh. Gusto ko po talagang lagyan ng kamote. Yung ating pong inabraw, laswa, o dinding-ding. Kaya alam po, nakikita niyo po yung kamote ko. Yun, tumutubo na po, di ba? May bagong talbos na naman po ako. Pakihintay lang po yung pagpapatubo po niya sa Benson Dulos Channel English version po. Di ba may teaser pa? May promotion pa. Ganyan lang po. Lalagyan nyo lang po sa mga bilao. Lagay nyo po sa dilim. Madilim po na lugar. Binuksan nyo lang po yung ilaw. Siyempre para maaninag po natin yung mga tumutubo. At ganyan lang po. Wala po kayong gagawin ng mga extra. Pwede po ibabad sa tubig. Pero po, ito po yung isa sa pinakamadali ng pagpapatubo. Lagay nyo lang po sa dilim ganyan. Patong nyo lang sa kahoy. O sa bilao po mas maganda para humihinga. Isi-circulate po yung hangin. Yun. Commercial break lang po yan.
Kapag kumukulo na po, hindi naman po dapat natin overcook po ang mushroom. Ang mushroom naman po, ito po yung isa sa mga fungi na madali po talagang maluto. E fungi naman po talagang mushroom. Lagay na po natin ang ating bilog na talong. Depende po sa inyo kung buo po. Kasi makipot ang bibig ko kaya hiniwa-hiwa ko po. Ayan, pakulayan po natin. Ayoko pong overcook po yung talong. Kapag kumulo na po, okay na po yun. Kasi po diba iba nilalagay yung talong, hiniwa lang po sa quarter yung apat. Pag bilog po sa kayo, meron sa Ilocos region yung maliliit din po na ang palayang bilog. Mayroon po kasi naranasan ko po yung pinapangas po yung talong pag father ko po talaga nagluluto. Minsan po, hindi po masyado. Hirap pong kainin ng talong kapag buo. Kaya yan pong, ginawa ko pong quarter. Yan. Ang paglalagay naman po ng asin, patis, o depende po sa inyong pampaalat, bagoong, syempre tansyahan din po. Pag nagluluto naman po kayo, titikman po ninyo. Ayun po pinakamahalaga. Hindi po kasi lahat ng lasa ng toyo, pare-pareho, bagoong pare-pareho, patis pare-pareho. Siyempre, pag may nakikita po yung mga ingredients, dapat 1 tablespoon na ganito. Tapos yung parang nabilin yung suka, may 70% na tubig, 30% na po yung suka. O diba, titigman nyo po, ganun po. Kaya hindi lahat po ng recipe na nakikita po ninyo, susundin po ninyo. Depende po yun sa panlasa po ninyo, doon po nagkakatalo. Okay na po, pag kumulo na po yung nilagay po nating bagoong o pampalasa, meron din po mga natirang pinasingaw na ampalaya. Okra at sitaw. So hindi ko po ito masyadong i-overcook. Dahil luto na po ito. Lagyan ko na rin po ng sili. Hindi ko po alam ang tawag. Sa north po may mga ganyang sili. Sa mga sa norte. Sa Ilocos Region, yung mga ganito po yung maliliit. Masarap po yan sa dinding-ding, inabraw o laswa. Sarap po yan. Hintayin lang po natin itong kumulo at takpan po natin, patayin po natin na po. Luto na po ang ating inabraw, dinding-ding o laswa. Luto na po yan. Ang susunod naman po natin, ilalagay ko lang po sa oven yung meron din po kasi siyempre natirang piritong daing. At lalagay ko po sa oven yung ating maninipis na hiniwa po na liempo bagnet. Yan! Ayan po, nainit ko na po yung ating daing na bangus. At mayroon po ang bagong luto na thin slice liempo. Bagnet style po ito pero nilagay ko po sa oven. Yan! Medyo nagchichicharon na. Kain na po tayo! Mabuhay! Ayan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. At ngayon po, malamig pa rin po sa labas. Sana naman po bumaba na po ang temperature para makapagmukbang po tayo sa labas. Kasi gusto ko rin po yung malamig po na simoy ng winter kapag hindi po masyadong malamig. Bago po tayo magumpisa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya at karasya binigay niyo po sa amin. Binibigay niyo po sa amin. Walang sawa po, pagbibigay po sa amin. Maraming salamat po sa mga pagsubok. Alam po namin doon po kami matututo. Panginoon, nagkakaroon na po ng pag-asa, ang pag-alis po ng mga kalat na sakit. Sana po magkaroon po ang disiplina ang bawat isa. Isipin po ang bawat isa at pag-uwi po nila sa kanilang pamilya na wala po silang dalang sakit, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sinusunod po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan, pisa na po natin. Wow, naku po. Ito na po. Mahal din po talaga dito ang guli. Siyempre, galing naman po ito sa ano, sa Vietnam and Thailand. Pero, ang per kilo po nito, 8 euro. Ang palaya, sitaw, talong, yung iba po, 3 euro. Iba, 4 euro. Kung totoo kasi, medyo mura na rin po yun. Katulad po nung saging, kuha po muna tayong sabaw. Ay, yung pong gabi. Ano po, 3 euro per kilo. Yan. Lagi po muna tayo ng bagoong, gisadong bagoong alamang.
Hindi ko na po pakikita yung brand name kasi pinapakita ko na po ito isang beses. Sabi ko po baka naman hindi po tayo napansin. hindi pa po. Malapit na. Sana naman pag-uwi ko sa Pilipinas. Baka naman. Sa to lang po natatakam po kay ano, kay pambansang Kolokoy. Naku, kinain niyo pong Pili Seafoods. Mayroon pa po siyang tinapan. Naku. Mayroon pa pong tuyo. Kangkong, naku, kangkong po dito. Bihira lang po sa patak na unang dumating. Lalo na po ngayon panahon ng winter. Frostbite. Ito po yung ating bagong alam. Hindi po, napaka, yun po. Tama-tama po. Meron din po ang patis. Na may lemon at sili. Yan. Sabi ko na po siguro lahat. Pasa na po natin. Maapa po sa sarap. Napakasarap naman. Pag ganito po kinakain namin, kasabay, father ko po kasi everyday nagluluto po ng dinengdeng. Ilocano po kasi yun eh. Pero ngayon medyo iniuwasan niya po ng konti. Dahil naapektuhan din yung kanyang bato. Sabi namin, minum siya na lagi ng tubig. Kapag makain po kasi minsan yun yung may sabaw, hindi po siya masyado nag-inom ng tubig. Miss ko na rin po yun eh. Kahit mas maingay pa po sa akin. Hindi. Hindi, mas ano po yun. Ako, mas kalog po sa akin yung father. Pisa naman po natin. Ulo ng bangus. Mmm. Po. Mas crispy po pag nilagay sa oven. Hapre, hindi po ako nagtatapon ng mga bagay. Nilalit po sa repo kaya sa freezer. Mmm. Natin bagoong. Hindi ko po kasi masyado inalatan yung itong ano po dinengdeng labraw, abraw o laswa para mapaglayo po ka ng bagoong. Sarap na sabaw. Gamit po dito, ano? Thai chili, mga. O, diba? Nakita niyo po yung buko. Ano sinabi ni James Reed? Yan, may konting fly away lang. Siguro mawalang pirasong hibla na buhok. Saka marami, di ba? Para pwede magpa-slide ang mga dumende. Ay, tinap po natin yung buhok. Ayan, meron may bangis ng konti. Ayan. Malamig po kasi mainit tuloy. Kapag maigli pong buhok, masakit po sa kanit. Agad pong bagnet. Roasted in oven. Hindi po maalat itong bagnet po natin. Yung additional. Yung mushroom na ilagay ko po dito, ito po yung steep polypore na sa pong karne. Nakuha po natin ito sa gubat.
Ito pa yung masarap na pwedeng gawin chicharon, lahat po ano, kasap suwi, kasisto, mga, ayan po, para po isang luya, pero hindi, masarap. Masarap po talaga na may kabuti sa inabraw, laswa o dinimbing. Sarap po itong gisa, na bagong, na lamang, hindi po masyadong maalat. Tama lang po yung tamis. Una ko pong kanya talaga ng bunga ng malunggay. Unang lasa, hindi ko po nagustuhan. Siyempre, bata pa po ako noon. Tapos, pag nakikita ko siyempre, yung mga gantong kinakain, di ba? Yung mga ganto. Na-entertain po ako. So talaga, hanggang sana gustuhan ko na po. No? Isa po ito sa considered na superfood, moringa, malunggay. Lalo na po yung dahon. Wow, may konting gunat. Ito po tayo chili. Nagugustuhan ko na po dahan-dahan yung alhang nasasari na po ako. Pakunti-kunti lang. Naimas, nagimas, namit, lami, karasa, sarap, sabroso. Namit. Hindi na pampansin itong buhok. Hindi ko alam kung ano talaga. Alam ba? Yan. Sarap. Namis-namis talaga itong bunga ng balonggay na nabili ko.
Minsan kasi malakahoy. Alam niyo po, ito yung kahoy na niluto nyo. Tapos gagawin po ng powder na lasa. Kasi yung itsura ng bagnet po natin. Sarap po talaga sa bagnet. Ang bagnet po talaga, hindi po inaasin. Yung original po. Pinapakuluan po talaga. Tapos nilalagyan ng konting mantika. Sarap. Sarap ito na, no? Bungin ng balanggay, no? Pag yung sili po talaga eh, na, hindi po masyado maangang tapos. Basta yung linamdam ng pagkain, parang mas gaganahan kayo kumain. Kasi yung mga sili, di ba, kahit nasa isang puno, minsan iba hindi masyado maangang, iba maangang. Kahit hinug na po, di ba? Ba naman itong nangyari sa buho? Sa buho ko, para ka ng buho ni Princess Leia sa Star Wars. Ayan, sarap. Pag pinagpawisan po talaga. Pwede po, maraming maraming salamat na po sa inyo oras na ilan sa pinilang alakbay. Bago po tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na po sa araw na binigay niyo po ninyo. Sa araw na binigay po ninyo, maraming maraming salamat po at ito na lang po kami humihinga. Yun po ay isang malaking grasa na po at biyaya para po
Ituloy po namin ang pagkilos po sa bagong araw, sa bagong pag-asa, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Pakikabay po lahat ng tao sa buong mundo na malayo po sa kanilang mga pamilya. Naway maging maayos po ang kanilang mga kalagayan. Maraming salamat, Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyo lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po? Maraming maraming salamat po. Kita po tayo mamaya sa greetings at shout-out portion. Hello po, maraming maraming salamat po. Dito na po tayo sa greetings sa shout-out portion. Maraming maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers, sa ating mga puso, kapamilya, at sa ating pong mga kaibigan. Lagi po natin nakasama sa Pinilangan Lakbay. Lagi po inulit, isang malaki pamilya po tayo sa Pinilangan Lakbay. Umpisa na po natin greetings at shout-out portion. Kamusta po kay Art Leonardo? Ah, kalalawigan, kabarangay, kababaryo, kamunisipalidad. From Bulacan, Bulacan. From Bambang, Bulacan, Bulacan. Shout daw po. From Northern Ireland, UK. Ingat po dyan sa mga kabayan po natin sa UK at sa Bulacan, Bulacan. Maraming salamat po. Kamusta din po kay Jasmine, ah? Kay Miss Leia, watching from Hong Kong. Ingat po sa mga kabayan po natin dyan sa Hong Kong. Shout daw po sa Family Mendoza. In Pangasinan. Salamat po sa mga kabayan po natin sa Pangasinan. Ingat po lagi at sa Hong Kong. Kamusta din po kay Mila Gonzalez. Shout out po to Miss Mel Gonzalez from Riyadh, Saudi Arabia. Ingat po sa mga kabayan po natin sa Saudi Arabia. Maraming maraming salamat po sa mga kabayan po natin sa Middle East. Ingat po. Kamusta din po kay Tyson Angkorda, kay Reza, siya po ay OFW from Kuwait. Ingat po sa mga kabayan po natin sa Kuwait. Maraming salamat po. Kamusta din po kay Gretchen Andaya Mina. Shout out po sa kanyang pamangkin na si sina Giro, Mirabet, Daniel, and Nicole Vallejo. Ayan. Kamusta din po kay Evlinda Paikana. Ayan. Shoutout din po kay John Yancy G. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday. Sana naging maayos po ang iyong birthday. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Basta positive vibes, good vibes lang po tayo. Simpleng ngiti ay napakaganda po talagang nawala na ng sarili. Napakaganda pong ehemplo sa bawat isa at nakapagbigay po ng liwanag sa bawat isa, di ba? Yun. Maraming salamat, positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!